Hello mga kasari, mga Mars, magandang araw sa inyong lahat. Once again, Happy New Year! Ako si Ate Rose, ang tenderang vlogger ng Mindanao. Kumusta ang lahat mga kasari? Okay, so for today's vlogs ay pag-usapan natin ang tungkol sa insurance. So bilang isang sari-sari store owner, mahalaga sa amin na magkaroon kami ng insurance. Sa katunayan, hanggang ngayon ay patuloy pa kaming nagbabayad ni Kuya Dave ng aming health and life insurance. So alam nyo naman na wala po kaming ibang source of income, itong aming sari-sari store lang. Pero mga kasari, pinagsisikapan namin na mabayaran ang insurance dahil malaking tulong ito in case of emergency o kung may hindi inaasahan na pangyayari, meron tayong maiwan sa ating mga mahal sa buhay at ang Diyos lang ang nakakaalam, di ba? Okay, so at ang good news ay meron na naman akong panibagong insurance na libre. Okay, so ito ay ang loyalty program ng Grow Sari para sa ating lahat na sari-sari store owner. Okay, so alam nyo ba mga kasari, sa totoo lang, magto 20 years na ako sa pagtitinda at halos ilang milyon na siguro ang napamili ko sa mga supermarket. Pero walang ni isa na nag-offer ng libreng insurance sa atin, di ba? Kaya maraming salamat sa Grow Sari sa mababang presyo, free delivery at may libreng insurance pa tayo, di ba? San ka pa mga kasari? Kaya ngayong 2023, nais ko ipagpatuloy ang aking insurance sa pagiging gold tendera kay Grow Sari. Dahil alam nyo naman, ang nabanggit ko kanina, di natin alam ang ganitong bagay. So magre-recap muna ako kung paano maging gold tendera at paano makuha ang mga benefits nito kasama ang insurance. Paano ba maging gold tendera? Napakadali lang maging gold tendera mga kasari. Gagawin lamang natin ang mission. Ano ba ang missions, Ate Rose? Okay, meron tayong apat na mission na gawin. Mag-order ng apat na beses sa isang buwan sa minimum of 4,000 bawat order. May nagtatanong kasi sa akin, Ate Rose, kapag 4,000 lahat na order, gold tendera na ba ako? Hindi kasari. Dapat consistent ang pag-order mo ng apat na beses sa loob ng isang buwan. Marami kasi ang hindi nila naiintindihan. Halimbawa na lang sa akin, first week ng January, nag-order ako, second week, nag-order ulit ako hanggang third and fourth week. At sinisiguro ko na minimum of 4,000 ang bawat order ko para pasok sa pagiging gold tendera. Minsan nga, makaabot pa ko ng 6 na order sa isang buwan, hindi maganda, mabuti, di ba? Okay, so ang mission ay magsisimula sa first of the month. Pag di mo matapos ang mission ay magsisimula pa ulit sa susunod na buwan. So mag-order ng apat na beses, minimum of 4,000. Okay, so ang mission ay place order. So huwag mag-alala kung biglang mag-out of stock dahil qualified ito as one mission. O diba? At maaari nating buksan lamang ang app at makikita ang iyong status sa My Account Loyalty. So mga kasari, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa insurance dahil parang napakarami pa nang hindi pa din makuha ang konsepto ng insurance at marami pa din ang mga nagtatanong paano ba ang principal at beneficiary. Akala ng iba, magkasakit ka lang, makakuha ka na ng 35,000. Alam nyo ba, iba ang DHI, Daily Hospital Income at ang life insurance. Kaya pag-usapan natin ito ng mabuti at mas malalim para maintindihan nating lahat. Okay mga kasari, nandito ang mga free insurance facts. Number 1, principal and beneficiary. Ang principal ang covered ng insurance. Siya lamang ang makakuha ng daily hospital income na 1,500 at 35K kapag pumanaw ang principal. Maaring maklaim ng beneficiary ang 35,000 mula sa insurance. Siguraduhin may beneficiary para hindi mawala ang coverage. Ang maaaring maging beneficiary ay magulang, asawa, anak, kapatid o iba pang legally verifiable na kapamilya. Number 2, okay, kung may pagbabago sa inyong information details, nagbago ang civil status, mobile number o nagpalit ng apelyido, kailangan itong ipagbigay alam sa AXA Customer Service. Okay, so number 3, ang store owner lamang na nakarehistro sa Grow Sari app ang maaring maging principal. Mapapalitan lang ito kung ang owner ay 17 years old
pababa o 65 years old pataas. Hindi rin transferable ang insurance sa ibang kapamilya at mananatili lang ito para sa principal. Number 4, kailan pwede i-claim ang 35,000? Makukuha ang 35,000 kapag pumanaw ang principal. Matatanggap ito ng beneficiary at hindi ito pwedeng gamitin sa medical cost o operation. Number 5, kailan pwede i-claim ang 1,500 daily hospital income? Pwede itong makuha makalipas ang 3 araw ng confinement sa hospital. Hindi ito ibibigay bago ma-confine. Pwede rin mag-file para ma-reimburse ang 1,500 matapos ang confinement. Siguraduhin lamang na gold tendera ang status ng na-hospital. Okay, so number 6, makakakuha pa rin ba ng benefits kahit hindi consistent gold tendera? Okay, so ang validity ng iyong loyalty benefits ay available lang kung kailan ka gold tendera. Kaya't ugaliin na i-maintain ang iyong gold tendera status. So mga kasari, sakto na malapit na matapos ang buwan, dapat ay nakatatlong misyon na kayo para patuloy tayo maging gold tendera. Pero kung di man nagre-reflect ang inyong missions, huwag mag-alala, baka may technical glitch ang app. Pero siguradong magre-reflect ito sa susunod na mga araw. Okay, may mga katanungan pa ba tungkol sa insurance? Sumali na kayo sa samahang hashtag SuperTendera Facebook group at itag nyo ako sa inyong mga katanungan at willing akong tulungan na sagutin kayo mga kasari. Okay, hanggang dito na lang at dahil mag-order pa ako para makompleto ang aking misyon na 4K4M para gold tendera na naman ako next month. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye! Thank you.